for today's video, guys. Nandito pala ako sa Labing Aplaya. Ayun, nakikita nyo ang mga view natin. At maya-maya ay ikot-ikot tayo. Pupunta tayo dyan sa may palengke. Ayun, sa may bagsakan ng isda. At ayun, may mga paparating na isda galing sa Laot. Ayun, mga sariwa-sariwa yan, mga kabaruski, no? Kung inyong makikita. At ayun pa, sa bandang dulo meron. At may mga tao doon na nag-aabang ng mga isdang paparating. Kaya alin na kayo at pupuntahan natin. Ayun na nga, at nag-umpukan sila dyan at nag-aabang ng mga bangka na galing sa Laot. Nagbabaka sakalik na baka merong huling isda. Kaya nga, ayun, papasukin na natin tong palengke. Yan, dito lang yan sa Hulugan, Tansa, Cavite. Ngayon, inyong makikita, mga kabaruski, no, ang mga isda rito ay sari-sari talaga at talagang sariwang-sariwa galing sa Laot. Ayun, kumbaga sa English ay fresh from the sea. Ayun, may tilapia. Ayun, galing naman yan sa fresh water, ang tilapia. Pero meron dyan isda na mamaya na mga talagang, ayan, katulad ng pusit. Yun, bagong huli yan at talagang sariwang-sariwa rin. Yun, iba-ibang isda. At ito pa ang isdang kabayas at sari-sari isda. Yan, may tangiging maliliit. Yan. Talagang preskong-presko yan, mga kabaruski. O, yun, o. Yun ang salenga. Yan. Isdang salenga yan kung tawagin dito sa amin, dito sa Cavite. At ito naman, may espada. At iba-ibang isda. Yun, merong alakaak. Yun. Alakaak tawagin yan dito sa amin. Talagang masisiyahan kayo, mga kabaruski, pag pumasyal kayo sa lugar namin. At talagang maaaliw at ma-enjoy kayo. Kaya saan pa kayo? Dito na ang ating mga fresh na isda sa aming lugar dito sa Tansa, Cavite. Kaya mag-ikot-ikot pa tayo, guys, para malaman natin kung ano pang isda. Ito, yun, ipinagmamayabang yan ng mga manging isda, yung mga huli nila, mga alimasag. Talaga namang quality at talagang preskong-presko. Ayun, no? Talagang buhay na buhay yan, guys. Talagang yan, oh. Nakita nyo naman na gumagalaw-galaw talaga yan. Kakaiba ang mga isda rito. Talagang hindi matawaran ang ano, ang kanilang price. Affordable lang. Kaya yun na. At nilatag na ni Parkoy ang kanyang mga huling isda. Kaya nakakatuwa tingnan, mga kabaruski, oh. At taduhin na yan at gagawing tumpok-tumpok para ibenta ng pangmasa lang ang ating presyo dito. Kaya talagang napakaswerte ng mga taga-Cavite. Biniyaan sila ng dagat ng mayaman sa isda. At hindi lang, meron pa dito mga sariwang alamang or hipon kung tawagin dito sa Tansa, Cavite. Yan, kung makikita nyo, mga kabaruski, oh, talaga namang halatang bagong galing Laot. Talagang pinag-aagawan yan at pinag-uusapan dito kung paano bilhin. Nagbulong-bulungan sila. Ayun, meron pa iba-ibang isda, o. Oh. Yun, o. Oh. Talagang sari-sari yan, o, oh, galing sa Laot. Uli sa lambat. Yun, lambat. Pero ang lambat nila dito ay may, ano, may kaukulang sukat lang kasi maraming nag-iikot-ikot dito sa lugar namin, sa tabing dagat, na kung tawagin ay mga maritime. Yan, maigpit dito sa amin ang illegal fishing. Kaya kung magtangka kayo mag-illegal fishing dito sa Tansa, Cavite, ay mag-isip-isip na kayo dahil may kaukulang parusa sa mga lumalabag dito. Kaya hindi nagpapabaya ang ating gobyerno para sa mga taong mapagsamantala at pinsalain ang ating karagatan. Lalo-lalo na mga dynamite fishing, mga kabaruski, talaga hindi pwede yan dito sa ating lugar dahil makakapinsalangan ng mga maliliit na isda na nabubuhay dito sa ating lugar at sa ating kalikasan. Kaya nakita nyo naman, ang isda rito talagang dinadayo ng mga ibang tao o sa mga ibang lugar. Bukod sa sariwa-sariwa ay makakabili sila ng mga mura at saka affordable, di ba? Yung iba nga, dumadayo pa dito para bumili ng isda at kanila rin ginagawang negosyo. Ilalako nila sa mga subdivision, sa mga usaang sulok-sulok na lugar na malalayo at makikitid na lugar. At pinagkikitaan nila yon, katulad ito kay nanay, o, diba? Papakiwin niya yan, diba?
talagang timba-timba ang kanyang binili para mapagkakitaan niya rin. Oh, ito pa ang bagong dating. Oh. Talagang napakaganda at napakasaya. Pag dito kayo gumala at maglibang-libang, pasyal lang kayo sa tabing dagat. Sa may tabing dagat namin dito, mayroon mga palingke na bagsakan ng isda kung tawagin. Kaya lugar namin tinatawag na fish terminal dito sa Hulugan at sa Cavite. Pag sinabi fish terminal, dito lahat binabagsak ang isda na sariwa na galing sa laot. At dito kayo mamili. Talaga namang hindi kayo mabibigo. Talagang makapamili kayo ng isdang sariwa na inyong pagkakitaan o inyong uulamin sa araw-araw na buhay.